Pampanga ay isang lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Tanyag ito sa pagiging mahusay sa iba't ibang larangan tulad ng pagluluto ng bagong uri ng pagkain mula sa pinakapayak hanggang sa kakaiba. Mga madamdaming literatura na sadyang makapagbibigay aliw sa saliw ng buhay. Maging ang mga paggawa ng mga ukit na puno ng determinasyon sa pagbuo ng isang obra maestra. At ang iba't ibang tradisyon na nagpapatunay na nananatiling buhay ang kultura ng mga Kapampangan. Tara na! Tumiman ka Keti Kabalen! 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 Halika na at amin ka, naiikot sa lugar saan marami ang nakakalibot na pagkain na iba-ibang mga produkto na hindi mo akalain na gawa ng Pilipino na mula pa sa kultura ng mga Kapampangan na hanggang ngayon talagang iniingatan, kaya halika na at sa amin ka sumama, ilalakbay ka namin sa lugar ng Pampanga. Maraming mga tradisyon, iba't ibang paniniwala, iba't ibang epekto, pero pare-parehong walang sapat na batayan. Hindi alam kung ano ang totoo, hindi alam kung tama, pero nananatili pa rin mula noon hanggang sa kasalukuyan. May mga nagpipinitensya sa kadahilanang sila ay makasalanan. Ang ilan naman ay dahil meron silang hiling na gustong matupad at sa tingin nila ay nangangailangan ito ng sakripisyo. Pero lingit sa ating kaisipan, ang pagpipinitensya ay mula sa mga magsasaka, kung saan nagsisilbi itong tradisyon sa paniniwalang ang pagpatak ng dugo nila sa lupa ay ang panunumbalik ng kasaganahan. Sa kabilang banda na may ituturing na masayahing tunay ang mga Kapampangan. Sa likod ng pagsusumikap ng mga kabataang ito ay ang paghahangad nilang makamit ang tagumpay. Matang nangingislap at matatamis ng ngiti ang makikita sa mga batang ito na naging parte ng tradisyon ng mga Kabalen tuwing ikatlong linggo ng Pebrero na ginaganap sa siyudad ng Mabalacan. Dito, binibigyan patimpalak ang kultura ng mga Aita. Viva Pulisya! Viva! 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 Viva Santa Lucia, Puera Sakit! Yan ang bumukaw sa aking atensyon habang sumasayaw ang mga dumalo ng koraldal na nagsisimula tuwing ika-anim ng Enero at nagtatapos naman sa ika-sampu na tinatawag ring kawakasan, kung saan dinadaluhan ng libo-libong deboto. Ito ay pagpupugay din sa kanilang patron na si Santa Lucia, na pinaniniwala ang nagpapagaling ng mga may sakit, nagbibigay paningin sa mga bulag, at nagbibigay ng anak sa mga baog. Pinaniniwala ang walang imposible dahil sa malakas nilang pananampalataya. Sigaw ng papuri, pasasalamat at kahilingan ang maririnig kung ang karamihan ng mga dumalo ay humihiling na biyayaan ng anak. Ang isang ina naman na ito, iba ang kanyang kahilingan. Buhat-buhat ang kanyang anim na taong gulang na anak. Nakakapag-ano siya because hindi pa talaga kami. Nagsimula pa sa mga ninuno nila ang tradisyong ito. Pinaniniwala ang nagsimula ito bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa. At hanggang sa mga panahong ito ay daladala pa rin ang mga paniniwalang nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. 19 faith yung karali sa Kapampangan. Una, itang belief da, itang faith da, ating langadwan, mipakibatan o mipakibatan ang pangkikarelang interpretasyon, yakomorin ang karelang
kare lang kasalpan kaya na. At nakalupa rin aliwa as itong tilang aduan sa benda, may pag-ibata. Ay yung pangadira, may ramdam. Yan niya, ingapong gino para kanila, marayuyo. Pero karing po pangan, ingapong gino is always a kayabe niya, kayabe yung kanilang biye. May mga nagpupunas ng mga imahe at meron din namang winawagayway ang mga panyo habang sumasayaw at sumisigaw ng mga papuri. Kitang-kita sa mata ng mga dumalo ang matinding debosyon kay Santa Lucia. Hindi alintana ang hindi makahulog karayom na dami ng tao, makalapit lamang sa imahe ng santo. Matinding paniniwala at pananampalataya ang sandata ng bawat kapangpangang dumalo sa Kuraldal upang malampasan ang bawat pagsubok na kanilang nararanasan. Ang Kuraldal, refleksyon ng makasaysayang tradisyon at makulay na kultura ng mga Kapampangan at inaasahang magpapatuloy pa hanggang sa mga darating na panahon. Ating kukong sisgin betong yang inupay ang manaya ating keng indu ibatay sa kangkeng sinino keng metunga kabat mewalaya iti eko kamalaya. Tamang pagbasa, tamang pagsulat, mga talatang may kawili-wiling intonasyon, lalim at sukat. Hindi dyan magpapahuli ang literatura ng Kapampangan, kung saan maraming poetiko ang nagpapakitang gilas at naglimbag ng kanikanyang obra maestra sa publiko. Ang Kapampangan literature was at the beginning oral. So everything was oral. In the first place, wala tayong printing press noon, walang nagsusulat sa papel, no? Wala pa tayong pre-Hispanic. I'm talking about the pre-Hispanic times. Romanized system then na-translate into Baybayin script. Actually, Baybayin script, hindi naman horizontal yung pagsulat, kundi vertically. Kaso, isang section sa Center for Kapampangan Studies ang nagpreserba ng mga dokumento, babasahin, lumang libro, mga litrato, at ibang mga kagamitan buhat pa noong nagsiwalat ng kayamanan at kagandahan ang literatura ng Kapampangan na kung saan nakalap mula pa sa iba't ibang publiko at pribadong donasyon. Pero gaano ba kaaktibo ang gobyerno para may palaganap at mapreserba ang literaturang Kapampangan? So we are very lucky enough that dun sa executive legislative agenda of the new term of our governor, kasama siya sa 12-point agenda. The provincial government already came up with a resolution declaring Aldoning a Manong Siswan, meaning the promotion of the Kapampangan language. El Impartial ng Periodico Filipino de la Tarde Independiente, Ingkatiwala, Alas 10 ning Bengi, Emuku Tagkilan, at mga kawili-wiling musikang Kapampangan. Iilan lamang ito sa mga napreserba nilang nagpapatunay sa yaman ng literaturang Kapampangan. Ito rin ang naging basehan ng isang grupo upang magkaroon ng matibay na pundasyon sa pagpapalaganap nito. Naglabi kami sa mga sa probinsya, sa local government doon, sa Sangguniang Panlalawigan, nagpapasa ng law, siyempre, no? Na unang-una noon, dapat magpatugtog lahat ng mga estasyon ng radyo ng Kapampangan songs, magpa-announce ng Kapampangan news, at saka sumulat ng isang Kapampangan column sa mga local newspapers, kasi Tagalog sila at English, no? At least once a week. Kaya may Kapampangan writers na dyan sa mga local papers dito sa Pampanga. Tulad na lamang ni Ginoong Romeo Rodriguez na tinaguri ang prinsipe ng Parnasong Kapampangan. May grupo yan, di ba? Mga kay mga grupo. Tinitingnan nila yung mga trabaho mo, yung mga experience mo pagdating sa pagsusulat. So, nakita nila ako na pwede akong putuhan ng Laurel. So, noong 2009, February 2009, naputuhan na ako ng Laurel bilang poeta laureado.
Ngunit hindi ganoon kadaling na itatag sapagkat sa pagdating ng mga Kastila, unti-unting naapektuhan at nahinto ang pag-unlad nito dahil sa panahon ito ng gera. Ang mga nagsusulat, makata at iba pang nagtatrabaho para sa literatura ay kinakailangan maghanap buhay dahil lang panahong ito ay sadyang mahirap ang buhay. Kinakailangan isalba ang kani-kanilang pamilya. Learning Marcos in guy in martial law a few weeks lang. Pero mo sino na dake ka rin, pati pandake nga tetang hanggang lalaki, 18 years old din na ba? Pagkain ko kayong harap ng isang million charge. Malami mo, adal na isang litang kahit may kahit po, itang malami. Kahit, may isang litang. Mimayin ka na akong ang pilugluban. So, ang ginawa ko, para ako makaano, magsulat ako ng kamambangan. Ngunit di naglaon, nagkaroon ng bagong sigla at unti-unting bumalik sa pagiging estable ang literatura at nagningning noong golden age sa pamamagitan ng pagbuo at pagyakap ng agumanding tagasulat Kapampangan na hanggang ngayon ay ipinasa sa makabagong henerasyon sa pamamagitan ng pagsama sa kurikulum sa Holy Angel University. Dahil mas gusto ng mga profesor na mas mapaunlad ang paggamit ng wika, hinikayat nilang magsalita ng Kapampangan ang mga estudyante, lalong-lalo na sa pag-uulat. At iba't ibang gimmick ang kanilang mga ginagawa. We organized them, we invited them here, ginawa namin sila mga activity. Yung mga sinusulat nila, yung mga binibigkas nila, saan lang naririnig? Pag may patay, pag may kasayahan sa isang maliit na lugar, yun lang. Otherwise, wala na. Pag wala ng mga taong yan, isa-isa nga namamatay na yan, no? Kakalimutan na. So, pinapapublish namin sa isang magazine, yung Indong Ibatan, tsaka books na pinablish. And then, ang isang ginawa pa namin pala, nagpa-contest kami sa pagsusulat ng Kapampangan. And the most important thing is, in-include namin ang Kapampangan studies sa curriculum. Sa akin naman, tingin ko, napipreserve na rin yung Kapampangan culture kasi kung wala yung Kapampangan subject na ito, wala tayong opportunity na matutunan ito. Like, tingin mo ba ang isang tao magkukusa siya na maghanap ng information about dito? Siyempre hindi. So dahil sa subject na to, parang kumbaga pinapakain na sa amin yung yung sa culture ng Kapampangan. Dahil doon, napipreserve na yung Kapampangan culture. Hindi matatapos sa apat na sulok ng silid-aralan ang pag-aaral ng literatura. Hindi mauubos sa kadahilan ng unti-unti nang naglalaho ang mga poeta. Wala namang bago sa literatura ng Kapampangan. Ang bago ay ang teknolohiya na nakapapawala sa puso, diwa at haplos na matatalim na kataga. Ngunit patuloy itong ikinakayod ng mga taong ginugugol ang oras para sa pagpapalawak nito. Pag-create ng Provincial Language Council, para siyang isang lipon ng iba-ibang mga tao sa iba-ibang sektor ng Pampanga na may mga teachers, may media, may Kapampangan organizations, may poets, may writers na ganyan. Nag-meet kami at nag-o-organize ang mga meeting at activities para sa Kapampangan. Ibie kurin keka, king bakang tumula, ampong mitimawa. At ito'y mananatiling buhay sa puso at isipan ng bawat Kapampangan. Kunungin bierang masampat ke kamurin yampang. Isa pa sa pagkakakilanlan ng Pampanga ay ang kanilang mga natatanging parol, kaya naman binansagan itong Christmas Capital of the Philippines. Dito rin ipinapakita nila ang iba't ibang makukulay, higante at engranding mga parol. Kaya naman taon-taong idinaraos ang Giant Lantern Festival, kung saan dinarayo pa ng mga taga-ibang bansa ang kaganapang ito. Kilala rin ang Pampanga sa larangan ng sining, lalong-lalo na sa pag-uukit ng kahoy at pagpukpok ng mga metal. Tanyag din sila sa paggamit ng mga tipang karaniwang materyales na ginagawang mga malilikhaing produkto tulad ng mga silya, mesa, mga iba't ibang kagamitan sa bahay,
at marami pang iba na talaga nga namang kinikilala maging sa ibang bansa. Dito sa Betis, bayan ng Guagua, makikita ang mga hile-hilerang paggawaan ng iba't ibang imahe na gawa sa inugis na punong kahoy. Mabusisi, mabutiktik, at detalyado ang paggawa nito na nangangailangan ng matinding pagsasaga. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, natanaw namin ang isang lalaki na hindi alintana ang init ng araw, isang bagay na pumukaw sa aming atensyon. Dito, bumati sa amin ang tila malalaking pamaypay na ibinibilad sa ilalim ng sikat ng araw at aming napag-alaman na tinatawag itong bangkwang o batok-batok. Arus, adi-adi. Araw-araw. Araw-araw. Simula anong oras kayo nagsisimula? Mula pagsikat ng araw, nandito na po kami. Tapos pag dating ng tanghali, uuwi lang po kami na tanghali, babalik na po pagka... pagkatapos namin kumain. Para saan po itong mga ginagawa niyo? Ang itong ginagawa nito, ginagawa pong basket, saka sa mga upuan, pwede po ito. Di pa man sumisikat ang araw, nagsasaga ng nagtatali dito si Namang Lando at nagbubuhat. Alam niyo ba, ang isang taling ganito ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso at hindi sila titigil hanggat hindi nila nauubos lahat ng mga nandito nakabilad na tiket. Materyales na ginagamit din sa mga produkto ng Pampanga. Halintulad din ito sa mga yantok at ratan. Nagkakuha nito, parang inalagaan din nila yung ano yung mga pinagkukuhanan nila. Apo. Para po dumami. Ayan po, halos pagdating ng buwan-buwan po nilang inaano to, binabantayan nila yung mga gapasan para po mayroon sila pagkukuhanan. Inse! Sa isang maliit naman na kalakalan sa siyudad ng Angeles, nakilala namin si Mang Honorable Medina na naging hanap buhay na ang manumanong paggawa ng iba't ibang produkto mula sa batok-batok. Iba't ibang ano, magagawa ng materials na ito. Ginagawan tulad ng iniikat nila, ganun, yung ganun na paraan. Tapos, wawiweb namin ng ganyan, pwede rin. Iba't ibang style ng decoration ng ano, batok-batok. Yung batok-batok, pag na-finish na, maganda kasing tingnan eh. Parang ano lang eh, damo lang. Tapos, pwede.